Hello, good afternoon po. Welcome to Marian'S Diamond Painting Channel. So, mag-update lang po ako sa ating channel ngayon. So, happy po ako dahil meron na po tayong monetized channel na po ako. So, sobrang saya ko po dahil may email na po sa akin si YT na IMBE newly monetized channel. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung ating email ni YT. Ayan. Alagay dito, congratulations. Ayan. Ayan. Congratulations. You've been approved to join YouTube Partner Program. Congratulations, Marian Diamond Painting has been accepted into the YouTube Partner Program and able to monetize your YouTube channel. Ayan. So, nakakatuwa po dahil na-monetize na po ako sa hirap po ng aking ginagawa sa aking Diamond Painting Channel. So, hindi lang po tayo masyadong nag-live dahil sa dami po ng ating ginagawa sa buhay-buhay. Ito po, meron po tayong mga bagong ginagawa ngayon na i-upload ko pa lang kasi meron pa rin po akong ginagawa ngayon sa aking channel. Ayan. So, makikita nyo po, ayan. Meron ditong babae tsaka aso. So, parang hindi ko po alam kung anong aso ito. Pero basta aso siya. Ayan. So, ang colors niya is 1 to 20. So, ito po yung pinaka picture ng canvas niya. Then, ito naman po yung mga diamonds na gagamitin natin sa ating canvas. So, ang susunod naman natin, yan, susunod naman natin is ito. Kabibili ko lang po ito nung mga last week po. Ayan. So, ito naman is Starry Night. Ayan. So, ang size niya is 30 by 40 din po. Ang number niya ng beads na gagamitin natin is 1 to 20. So, makikita nyo, ito yung pinaka-picture niya. Ayan. So, ito, meron tayong mga libre kay Shopee. Meron tayong lagayan ng diamonds. Pero sobrang liit nito, hindi ko masabi kung kasya ba ito sa mga tray na to, yung ating mga diamonds. So, papakita ko sa inyo kung gano'ng kagaganda yung ating diamonds. Buksan natin. Yan. So, ito yung mga colors na gagamitin natin dito kay Starry Night. Ayan, may color parang baby blue. Yan. May yellow. Parang white. Ito, meron din. Mas karamihan dito, yellow, blue, tsaka black. Mga dark colors. Ayan. Okay. So, lahat ito, ilalagay natin sa diamond tray natin pag uumpisahan na natin. Sa ngayon po, itatabi muna natin siya kasi meron pa akong ginagawa sa ating channel na kaka-upload lang yung waterfall. Yan. Itatabi muna natin siya. So, ipapakita ko naman po sa inyo ngayon yung ating mga na-frame na diamond painting. Yan. So, itatabi ko muna ito. Ayan. So, ito yung ating ginagawa ngayon na diamond painting. Ayan. Ito. So, ito yung waterfall na ginagawa natin. So, makikita nyo sa ating canvas,
wala pa tayo sa kalahati. Nandito pa lang tayo sa pinaka-ulo ng babae. Ayan. Meron pa pala tayong hindi nabubuksan. Ito pa. Ayan. Actually, nagawa ko na to noon. So, dalawa yung na-order ko kay Shopee noon. So, niisip ko kung gagawin ko siya ulit. Tapos, ibibigay ko na lang to regalo sa kung sino man po ang gusto nito. Pwede kong ibigay. Ayan. Mother and child din po ito. Tapos, meron din po akong mga nakolekta na mga beads. Ayan. Ito yung mga ginamit natin na mga diamond sa ating mga nagawang canvas. So, kung makikita nyo, nilagay ko siya sa isang bote. Ayan. Meron pa kasi kaming gagawin dito. Pero, next ko na lang ipapakita sa inyo kung paano natin gagawin tong ating mga nagamit na mga beads. So, makikita nyo dito, ayan. Ayan. Kita nyo? So, sobrang titingkad nila. Ayan. So, ipapakita ko na sa inyo yung ginawa natin na papakita natin yung ayan, ito. Ito yung unang ginawa natin nung mga nakaraang araw, yung ating 30 by 30 po ito. So, naka-frame na siya. Ayan, nakita niyo yung gilid. Frame na yan. So, ang ginawa po dito ng asawa ko, bumili kami ng plywood worth 100 pesos. Pati yung isang plywood pa is 200. So, 300 lang po ang nagastos ko paggawa ng frame. So, marami na pong nagawa ito. So, ang ginawa namin, bumili kami ng wallpaper yung ginagamit sa pader. So, kami na lang po nag-personalize ng ating frame para maganda siyang tignan. So, makikita nyo naman, meron pa dito ako ginawa, ayan, na diamond painting naman. Ito naman yung sunflower na in-upload ko rin sa aking channel. Ayan. Kita nyo, may frame na rin siya. So, sa likod, ayan, ganyan lang ang ginawa ng asawa ko. Asawa ko very supportive sa akin mga DIY. Kaya, ginagawa niya rin po itong frame na to. Sa mga gustong bumili, pwede rin po namin siya ibenta, pwede nyo pan-display sa bahay. Pero sa dami po ng nagawa ko na, maliit lang yung bahay namin, walang space. So, yung iba po is for selling na po namin. Pwede namin siya ibenta. Very friendly cost lang po namin siya ibibenta. And then, ipapakita ko naman sa inyo itong ibang frame na naayos na namin. Ayan, katulad nito. Ito naman, hindi makikita nyo dito. Sobrang bulo siya, di ba? Pero, as you can see, makikita mo, ito yung bintana niya. Ayan, tapos ito yung makina. So, nandito yung mga sinulid, upuan. So, para siyang tailoring shop ang dating niya. So, ito naman, na-frame na rin namin ito. Ayan. So, makikita nyo sa gilid, naka-sticker adhesive. Ayan, sa likod. Ginawa rin po ng asawa ko itong frame na to. And then, ito pa po. So, ito, hindi ko na siya makuha kasi nakakabit na siya. Ayan. Itong mother and child na to, kaka-upload ko lang din po nito sa channel ko. Ayan. So, makikita nyo dito. Ayan. So, ang ganda nito. So, ito yung baby. Ito naman si mommy. So, nakita nyo black and blue and yellow ang dating ng ating canvas dito. So, ginawa ko tong almost 2 weeks. Kasi masyado siyang dark colors. So, tiyagaan lang po sa paggawa nito dahil minsan, pag medyo malabo na po yung mata nyo, nahihirapan din po kayo sa pagdikit.
pag hindi po kasi tama ang dikit nyo, minsan sobrang dikit po sa canvas, pwede tayong magkamali. Pero kung magsusundan nyo yung ating mga pattern, madali lang po natin siya matapos. Ayan. So, ang next natin, ayan. Ito ang next natin. Ito. Si Cat and Girl. Si Cat and Girl naman po is 30 by 40. So, makikita nyo, all in violet colors and orange po siya. So, ito, magandang ginawa ko rin po ito. So, ito pala, naka-plastic pala siya. Plastic cover ko po, tinakpan ito. Kasi pag hindi natin siya tatakpan ng plastic, pwede siyang pasukan ng alikabok or dumi. Kasi masyado pong sticky yung canvas. Tapos nilagyan din po namin siya ng Mod Podge tsaka Elmer's Glue. Ayan. So makikita nyo naman dito sa taas, ito naman yung mga unang ginawa ko nung una pa akong nagbablog, yung hindi pa ako namomonetize. So ito naman si Mother Mary. Yung makita nyo yung canvas dito, hindi picture na po yan. Yan, ito lang po ang nilagyan natin ng mga diamonds. Yung paligid po ng kamay, tsaka ng mukha niya. Unlike po dito sa susunod natin, na canvas, naka-frame na rin siya, ito si Mother Mary. So, ang size niya is 30 by 40. So, ito naman po is naka-frame na rin. Naka-plastic din po siya. Lahat po ng ginawa natin, naka-plastic na. So, ang colors niya is dark blue, black, and then white. Ayan, nakita nyo naman po. Sobrang ganda nito, guys. Pag nakita nyo in actual, ayan. So, marami pa akong ipapakita sa inyo. Ayan. So, ito ngayon yung ginagawa natin. So, ito, ayan, tapos na yan. Tatabi natin. So, ngayon, gagawa tayo ng ating canvas. Tuturo ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng canvas. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano natin gagawin ng ayos yung ating canvas. Ayan. So, nakikita nyo dito. Ayan, nakikita nyo dito yung ating canvas. So, ito is size 30 by 40. Ayan. So, gagawin natin para makita nyo kung paano natin siya ginagawa is actual natin na gawin. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, ito na po. So, gagawin natin siya. So, tuturuan ko kayo kung paano gawin ang ating canvas. Wait lang ha. Ayan. So, gagawin natin yung sa isang side. Yan. So, unahin natin yung dito sa part na to. So, natapos na natin yung dito sa may upper. Ayan. So, gagawin na natin siya. So, unahin muna natin yung diamond pen natin. So, tatanggalin muna natin yung luma nating nagamit dito. Ayan. So, para mas klaro po natin makita siya, kung anong color to. So, letter R. So, ano yung number ni letter R, number 1? So, hanapin natin dito si number 1 sa ating diamond tray. Yan. Ito yan. Parang violet color.
Yan. Meron pala ako nabili. Ito, yung Fiber Castle, Tuck It. Ito is 90 pieces siya. Nabili ko siya sa National Bookstore. So, as you can see, ito, binili ko siya kasi parang hindi ako nasasayahan dun sa nabili kong mga ito, wax gel. Wax gel, ayan. Ito yung nabili ko dati na wax gel. For only 90 pesos. Ayan. So, ito, marami ako nabili nito sa Shopee. Kaso, pag medyo tumatagal na siya, para siyang nangingitim, tapos hindi na dong madikit. Ito, nag-try ako kay Shopee, tignan to. So, sabi ko, parang may shipping pa. Para mas makatipid, naghanap ako sa National Bookstore ng kasing pangalan nito. Ito, yung Fiber Castle Tuck It. So, ito, dermatology tested po ito. So, ito, pwede nyong gamitin kahit saan. So, pwede nyo siyang gamitin sa pandikit sa projects, sa base, ayan, yung mga frame, yan. So, ito, pwede rin sa mga bata. Pero mas, nakita ko sticky siya. So, ito, nagupit ako ng kaunti dito. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kadikit kaysa doon sa una kong nabiling wax gel. Ayan. Papakita natin yung difference nilang dalawa. So, ito, gamit tayo ng isang drill pen. Ayan. So, itong drill pen na to, may ilaw. Kung malabo yung mata nyo, pwede nyong gamitin. So, ito, gagamitin natin to sa wax gel. Yung kulay pink na nabili natin kay Shopee. Ayan. Ayan. So, pag nakita nyo may butas na, ibig sabihin nun is nakapasok na yung ating wax gel dito sa ating drill pen. Ayan. So, hindi mo makita. Ayan. So, ito, gagamitin natin dito sa ating canvas. Ayan. So, itong canvas natin, so, dito sa may letter R. So, kung hindi nyo masyado makita yung ating ginagawa, meron tayong LED light. Itong LED light na to is para mas maayos yung paggawa natin sa ating canvas. So, ito, madali lang itong anuhin. So, ikakabit lang natin siya sa saksakan. Ito lang yung saksakan niya dito. Ayan. Okay, nakakabit na siya. Ayan. So, pwede nyo kontrolin yung ilaw. Kung pwedeng mahina, malakas. Ayan. So, nakita nyo na, makikita nyo yung mga letters na gagawin natin. So, anong letter yun? Letter R. So, parang violet color siya. So, try natin kung mas madikit yung wax gel na pink. Ito kasi, pag ginagamit ko, pag sobrang tagal mo na siyang dinidikit sa canvas, minsan parang hindi na siya ganun ka-sticky. Ayan. Kita nyo siya. Kabit nyo lang siya. So, ididikit nyo lang siya dito sa ating pattern. May pattern naman po ito. Mas madali siya kaysa dati sa cross-stitch. Kasi yung sa cross-stitch dati, pag dinidikit nyo siya, tawag dito, tinatahi pa yon. Ito, stick lang tayo ng stick sa canvas. So, ito yung new way of cross-stitching. Ayan. Naman po, nakaka-very relax naman po pag gumagawa tayo nito. Nakakapag-isip tayo ng ayos. Kung may mga plans tayo na iisip natin ng ayos. Ayan. Kung stressful ka naman po sa bahay, pwede mo naman itong gawin kahit mga ilang oras para mawala yung stress mo. Kasi ito rin po yung ginagawa ko usually. 1 to 2 hours, nakarelax din po ito ng mind kasi parang nagiging busy ka po sa mga time na yon. Kung wala ka naman masyadong ginagawa. Ayan. So, na-try na natin yung kulay pink na wax gel. So, ang gagawin lang natin is
tatanggalin na siya para makita nyo po yung difference. Ayan, tatanggalin muna natin. So, ito na yung susunod natin na ilalagay. Itong tack it. Itong sa tack it, madikit masyado siya, ma-sticky. Unlike doon sa kulay pink na wax gel. Ayan. Nakikita nyo po ba? Ayan. Meron na siya, kaunti lang dito. Nakalagay. Para siyang bubble gum. Alam nyo yung bubble gum na judge? Ganon siya kadikit. Diba yung bubble gum na judge? Masyadong pag ninuya mo, matigas. Parang ganito rin siya. Ayan. So nakikita nyo na meron tayong nakalagay dito. Ito yung tack. Ayan. So para makita nyo, ayan. Ito yung... Ito yung nilagay natin na tack it. Ayan. So, ilalagay natin siya sa ating canvas. Didikit na natin. So, ito yung ating nabili sa National Bookstore. Ayan. So, didikit natin. O, diba? Mas madikit siya sa ating diamonds. Ayan. Nang gumagawa ako nito, mabagal pa akong gumawa kasi parang maliliit yung niya, diamonds. Tapos yung letters, numbers, symbols, maliliit siya. So, chinaga ko lang siya. Ngayon, medyo mabilis na akong gumawa ng ating diamond painting sa ating canvas. Usually, pinakamatagal na sa akin, mga 1 week. Yan. Pag tinatamad-tamad ako, 1.5 weeks. Yan. Yan. Kung ayaw nyo ng isahan, pwede tayong gumamit ng drilling pen na mas madami. So, ito gagawin natin. Ayan. Mas madami na yan. So, gagawin natin, ilalagay natin siya dito. O, diba? Mas mabilis. Mas mabilis siyang idikit sa ating drilling pen. Ayan. And then sa canvas, mas mabilis din natin siya mailagay. Check nyo lang yung ating tray para mas ma-coordinate ang diamonds. Ayan. So, pag na-monetize ka, hindi pala siya ganun kabilis ma-monetize kasi kailangan mo pa ng 1K subscriber. Nung naabot ko yung 1K subscriber, ang tinakbo ko naman is yung 4,000 watch hour. So, mapakahirap talaga bago tayo ma-monetize. So, ang ginawa ko is just to pray lang tayo. Tsaga-tsagain natin, mararating din natin yung nais natin makamtan. So, nung nalaman ko na naka 4K watch hour na ako, so, inantay ko na lang yung eligible ba ako maka-monetize kay YT. Nung nalaman ko na eligible ako, so, nag-sign up ako agad. So, nag-apply ako nung Friday afternoon. Tapos, sobrang kaba ko. Kinising ako ng asawa ko nung madaling araw, mga 2 a.m. Sabi niya, you've been past 1K and 4,000 watch hour. So, yun talaga na natuwa talaga ako doon kasi pag nag-email pala sa'yo si YT, iba talaga yung pakiramdam mo na mo-monetize ka na. And then, nalaman ko na approve ako nung linggo lang, Sunday ng hapon. So, ilang araw pa lang akong monetize. So, hindi pa rin ako makapaniwala na yun
channel ko yung pinaghihirapan natin sa araw-araw na pag-upload, na monetize tayo. So, ang laking tuwa po. Alam nyo ba, nagpunta pa ako ng baklaran. Talagang para ipag-pray ko lang talaga na sana ma-monetize na talaga ako. So, laking tulong din ng pray, guys. Kasi talagang kung pangarap mo talaga, makakamtam mo talaga, basta pray lang tayo ng pray. Hindi tayo suko sa mga pagsubok natin sa life. Lalo na ngayon sa panahon ngayon ng pandemic. Talagang pray lang tayo talaga para makasurvive tayo. Diba? Ayan. So, dadagdagan natin yung ating diamonds. Ayan. Lalo na guys, nung natuwa ako guys, nung may ads na ako guys. Grabe talaga guys. Naiyak talaga ako. Kasi, imaginein mo naman na ordinary yung tao lang ako. May ads na ako guys. Diba? Nakakatuwa talaga guys. Kasi, hindi mo akalain na isa na ako sa makikita sa YT na may commercial. Tiyaga lang talaga tayo. Sa mga nag-i-start pa lang sa YT, huwag po tayong susuko. Kasi malay nyo, susunod kayo naman po ang mamonetize ni YT. Di ba po? Talagang tiyagaan lang po talaga ang ating ginagawa sa life. Ayan. Kita nyo ba yung ating ginagawa? So, nakita nyo, matatapos na dito. Matatapos na tayo dito. So, ang ginagawa natin para mapabilis, pwede naman tayong gumamit ng madaming colors dito sa gilid. Yan. Yan. Siyempre, ang payo ko lang po sa mga small YouTuber, sa mga nag-i-start pa lang, huwag tayong ihinto sa ating ginagawa. Pagpatuloy lang po natin mag-upload ng videos. Ako po dati, upload lang ng upload. Hanggang sa dumami na yung videos ko. Ayan. So, ito, matatapos na natin itong dito sa part na to. Ayan. Ayan. So, ito kasi guys, yung mga binibili kong canvas, sa Shopee at Lazada ko lang to binibili. Kasi, yung iba talagang supplier, mahal talaga, umaabot ng 1,000 plus. So, as a small YouTuber, kailangan talagang maghahanap tayo ng medyo mababa ang price. Para hindi naman masakit sa dibdib na atin na isang gawa pa lang natin, maano na siya. Magastos. So, ito, yung mga ginagawa ko, mga worth nasa 200, 300. Wala pa ako nabili na mga nasa 500. Pinakamalaki pa lang yung nasa 300. Yan. So, ito, matatapos na natin to. So, ito, pag hindi pa na masyadong madikit to sa ating canvas, pwede tayong gumamit ng rolling pin. Dali, hanapin ko yun. Ito, may rolling pin tayo. Itong rolling pin na to, pwede natin siyang i-roll dito. Para mas kumapit sa canvas. Yan. Ito, meron akong nabili. So, ito, naghanap din ako ng murang pang seal natin sa diamond natin. So, worth 80 pesos. Yan. Worth 80 pesos tong Elmer's glue. So, ito, ilalagay natin to pag natapos na tayo dito sa ginagawa natin sa canvas natin. So, meron din mga mas mahal na pwedeng pang seal, pwede tayong gumamit ng mud podge. Nasa 200 plus yun. Ito, 80 pesos lang to, guys. Lagay nyo to sa ating canvas. Sobrang glossy niya kaysa doon sa isang ginagamit ko.
Pero kung parehas naman na gusto nyong gamitin, wala naman pong problema. Pero ito kasi, budget friendly itong ating ginagamit. Hindi tayo gagamit ng sobrang mahal. Okay? Ayan. So, tapos na natin to nandito sa part na to. So, ibabalik na natin siya sa number 1. Ayan. So, itong diamond tray natin, mas pinili ko itong gamitin kesa doon sa maliliit kasi once na shinake mo siya, mas makikita mo yung mga pwede mong idikit sa ating drilling pen. O, ito. So, anong number na tayo sa gagawin natin? So, ito na tayo sa N. So, anong number si N? Number 4. Ayan. So, lalagyan natin sa ating drilling. Ayan, sa diamond tray natin. So, kayong bahala kung gaano kadami. Tapos, shake nyo lang siya. Ayan, para ma-assemble yung ano natin. Ayan. So, ito, gagamit na naman tayo. Didikit natin. So, ilan yun nandito? 3. So, ang gagawin natin, dikit tayo dito sa drilling pen. Ayan. O, diba? Mas mabilis. Kung single pen lang, matagal. Pero kung mga gagamit kayo ng maramihan dito sa likod, mas mabilis natin gawin. Actually, nagsimula ako talaga sa mga gamit ko. Wala pa akong LED light. Nag-start ako. So, nag-start ako mag-LED light noong mga February. February, yan. Kasi malabo na rin po guys ang mata ko, guys. Pag tumatagal guys sa aking ginagawang diamond painting, sumasakit na yung mata ko, guys. Alam mo naman, guys, medyo nagkakaedad na tayo, guys. Pero, natutuwa ako pag may natatapos ako talaga sa ating canvas. Yan. Kikita nyo ba dyan? Matatapos na tong ating number 4. Letter N. Yan. So, ito, lalagyan din natin siya. Ingat lang tayo, guys, hawakan yung canvas kasi very sticky po ito. Pag hinawakan nyo siya, kung madumi yung kamay nyo, pwede siyang madumihan. So, ingat lang po tayo sa paglagay ng ating diamonds. Ayan. Ayan. Pasensya na po at may nagpupukpok sa kapitbahay namin kasi may ginagawa po kasi sa bahay na yan. Ayan. Okay. So, after po ng number 4, lipat naman tayo sa ibang color. So, babalik lang natin siya dito ulit. Ayan. So, letter B. Anong number sa letter B? Ito yung ating lagayan ng ating diamond tray. Si letter B po is number 11. Ayan, si number 11. Kunin natin si number 11. And then, lalagay natin siya ulit dito. So, yung iba, hindi natin inaasahan na may mga kasamang ganyan kasi sa plastic niya mismo, minsan may nasasama. Ayan. So, letter B. Ayan, nagay na natin siya. Ayan. So, kung makikita nyo po, natapos na natin si letter B dito. So, yung area na to, patapos na to. So, pwede na kayong mag-switch dito sa gitna. Ayan, dito sa may falls. Yung ulo kasi ng girl, yan yung parang pinaka-falls niya. Tapos, sa pinaka-ilalim niya, may makikita kayong mga
horse. Ayan. May mga horse. Ayan. So, lagay na natin si letter B sa kanyang tray. So, yung iba nagtatanong, bakit daw hindi ako mag-tutorial? So, minsan po kasi very busy tayo, hindi po ako nakakapag-tutorial. So, gagawan po natin ang paraan yan na mag-tutorial tayo sa ating DY. Siguro some other day. Matapos ko lang pong itong ginagawa ko ngayon na canvas, try ko pong mag-tutorial po. And then, kasi marami din po nagre-request sa akin na, ate, hindi ka mag-tutorial. Sige po, tutugunan natin yung gusto nyo po para po masayahan po yung ating viewers. Ayan. So, letter C na tayo. So, ito, lalagyan na, didikit natin siya. Ayan. Yan, nakakatuwa lang po kasi pag nag-upload ako ng videos ko, may nanonood na po agad. May nagla-like na rin po. Yan, nagte-thank you po talaga ako sa inyo dahil nagugustuhan nyo po yung ginagawa kong mga DIY sa ating diamond painting. Nakakataba na po ng puso po yun pagka marami pong nag-view na aking ginagawa. Ayan. Ayan. So, sa mga nagsisimula pa lang po sa Whitey World, enjoy nyo lang po yung pagiging mga vlogger nyo po, pag-upload po ng videos. Yan. Nag-ingay na yung mga doggies namin. May mga doggies po kasi kami dito eh. Ayan. So, ito na yung ating letter C. Nalagyan na natin siya ng diamonds. So, nakikita nyo, gumaganda na yung ating canvas. So, after nun, parang mga color light blue na siya. Kasi, waterfalls na po itong ginagawa natin. So, ibabalik lang natin si letter C. Ayan. So, susunod na natin is letter P. Anong number sa letter P? Number... Ayan. Lagay si letter P. Ayan. So, mas mabilis siyang gawin pagka meron tayong drilling pen na maramihan. Natatanggal din po ito, guys. Ayan. Kung pwede nyo gusto isahan, maramihan. Marami ako ditong drilling pen. Sa kakabili ko sa canvas, dumami na yung drilling pen ko dito. Ayan. So, meron tayo ditong drilling pen na animan. Teka, tatabi muna natin yung canvas natin para makita nyo, ha. Patayin muna natin yung LED light. Yan.
So, itong mga drilling pin natin, ayan. Marami tayong drilling pin. Merong single, may tatluhan. Meron din naman single lang. Meron yung waluhan, mga pwede ka maglagay ng 9 or 8. Depende sa dami. Meron din ako nabili, sobrang cute nito. Nabili ko siya 60 pesos sa Shopee. Para siyang ball pen, guys, tignan nyo, di ba? Kasi ito, medyo nga taba siya. Pag nagdikit ka sa canvas, para lang siyang ball pen na nidikit. Ayan. Nabili ko rin ito. Ayan, madami. Meron tayong mga tweezer. Ayan. So, marami na akong tweezer. So, yung tweezer, meron pa akong silver. Saan ko ba nilagay yun? Meron akong tweezer eh. Na isa. Ayan, marami na ako ditong ginagamit. Actually, hindi ko naman po ito nagagamit lahat. Ito pala siya, nagtago. Ayan. Ito, nagagamit ko siya. Ito rin. Pantanggal ng mga wax gel. Kung gusto nyo magtanggal ng wax gel, ayan. Very easy yan. Ganyanin nyo lang po siya. Ayan. Para malinis. Ayan. Marami. Tapos ito, ginawa lang to ng asawa ko. Pang ceiling lang dun sa frame. Ano lang to, foam. Yung panghugas ng pinggan. Ayan. Nilagyan lang yan ng design. Tapos, naglagay lang siya ng parang maliit na tubo. O, diba guys? Sobrang tipid ko, guys. Makikita mo yung abilidad ko talaga, guys, na magtipid talaga. Kasi sa pandemic ngayon, kailangan natin gumawa ng paraan, guys. O, ito pa, guys. Ito, guys. Pang ceiling ko rin to. So, asawa ko lang ang gumagawa lahat ng DIY ko na pang seal ng frame. Ayan. Tapos, meron din akong maliit na kutsara. Para hindi na ako bibili. Alam nyo yung pangkayod ng melon sa likod? Ayan. Pinatanggal ko lang yan sa asawa ko. Tapos, pwede na maging kutsara yan, guys. Ayan. Tignan mo, guys. O. Diba? O. Hindi tayo gagasto sa DIY. Kasi, sa panahon ngayon, bawal gumastos ng malaki. Ayan, nakita ko lang to kasi sa kusina namin, hindi naman ginagamit. Ayan, ito pa, guys, matutuwa kayo dito, guys. Ito, yung pang kulay ng buhok. Ayan. Tinanggal lang namin yung pinaka-handle niya. Pang, ano namin to sa ceiling ng frame. Kesa bumili kami, guys, mahal din. Mahal din to, guys, sa Shopee. Isang ganito lang, guys, nasa 100. O, di, bili na lang, meron kami dito mga brush ng pangkulay. Mas maganda siya, guys, kasi pag dinano mo siya sa drill nyo, sa canvas, malambot. Ayan. So, tignan nyo, ha. Papakita ko sa inyo. So, ito si canvas. Diba? Si canvas, pag nilagyan mo siyang, teka, lang yung aking mga gamit, guys. Kasi crowded na yung aking ano dito. Madali lang naman, guys, mag-seal ng ating ano, ng ating frame. Ayan. Madali lang. Ayan. Tatabi ko muna to. Tabi muna natin yung mga nakagulo-gulo dito. Ayan. So, ito. So, gagamitin natin yung Elmer's glue. So, ito hindi pa natin to tapos, guys, ha. Isasample ko lang sa inyo para mas makita nyo yung ano niya. So, ito, o-open lang natin si Elmer's. Ayan. So, lalagyan natin dito si Elmer sa canvas natin, yan. Ayan. Kaunti lang. Huwag masyadong madami. Kasi kakalat natin, i-spread natin. Yan.
ganito mag-seal ng ating canvas. Ayan. Napin ko lang guys yung mud podge ko guys. Naubos na daw yung mud podge ko guys. Elmer's na lang guys. Ayan. Maliit lang kasi yung bote yun guys. Ayan. Ganyan mag-seal. So kung ano yung area, kunwari ito, yan. Kaunti lang, huwag masyadong damihan. So, ayan, di ba? Spread lang natin. Kasi itong pag-seal natin, para lang mas dumikit siya sa canvas natin. Parang mas mag-spark yung diamonds natin. Ayan. So, hindi pa natin kasi tapos to. Hindi pa natin siya totally ma-seal yung ating dies sa ating canvas. So, pag natapos natin isil to, siguro mga 5 to 10 minutes, pahanginan nyo lang siya para magtuyo, no? Ito, hugasan nyo agad kasi titigas yung brush. So, para siyang ano, bunot na yung dating nito. Yan, ganyan lang siya. Hindi pa natin kasi ma-seal ng ayos kasi masyado pa siyang, hindi pa tapos yung ating ginagawa eh. Yan, konti lang. Ganyan lang siya mag-seal. Sobrang dali lang nito guys. O, di ba? Hindi ka nagagastos. Hindi ka nalalabas para maghanap ng pang-DIY mo. Sa bahay lang, meron ng mga pwedeng gamitan. Yan. So, lagyan mo lang siya ulit. Unti lang, huwag masyadong madami. Kasi i-spread mo naman siya. I-spread. Yan. Yan. So, ito, hindi ko na siya lalagyan ng seal kasi na-seal ko na yung ilalim na lang. O, di ba? So, yan, antayin mo muna siyang matuyo. So, ito, basa pa yan, guys. Huwag mo munang ilagay sa, huwag mo munang takpan sa plastic, guys. Kasi basa pa siya. Kasi pag natapos natin siya, yan, antayin lang natin siyang matuyo, guys. Yan. So, tatabi ko muna siya para makita nyo yung isa ko pang ginawa. Yan, para matuyo. Ito, papakita ko sa inyo si Angel. Wait lang guys ha. Ayan. Ayan, naka-frame na to guys. Yan, si Angel. O, oh, diba guys, ang ganda niya. Ito yung mga unang-unang ginawa ko. So, ito, ang ginawa ko lang dito, yung pakpak niya, tsaka yung damit niya. Naka-frame na rin, tapos naka-seal na rin siya. Ayan yung frame niya sa likod, guys. Yan yung frame niya sa likod, guys. Ay, sorry. Ito yung harapan niya. O, di ba guys? Ang ganda. Ito, plastic cover lang to guys, ha? Hindi tayo gumamit ng mamahaling mga salamin. So, makikita nyo, malapitan, yan. Plastic cover lang ang ginamit. Ayan. Kita nyo ba? Ang ganda talaga, di ba? Oh. Sobrang ganda nito, guys. Yung iba, hindi pa tapos, guys. Yung asawang lolo at lola, hindi pa na-preframe. Frame naman. Ayan. Ito yung mga unang ginawa ko, guys. Sobrang ganda nito. Ang size nito is 30 by 40. Ayan. So, ito naman yung susunod natin na hindi pa naka-frame. Yan. Ginagawa pala.
Ito naman yung growing old together. Yan, si nanay at tatay. Ayan, may poso pa dyan. May poso, naliligo sa batsa si tatay. Pinapaliguan ni nanay. Yan. So, nakita nyo ba? Ito hindi pa ano, ginantaker lang to ng asawa ko. Ayan, may mga taker pa yan. Para hindi talaga makawala yung canvas ko. Yan. Hindi pa yan tapos, guys. Ginagawa pa to, guys. Ayan. Oh, kita nyo naman, guys. Worth 100 pesos lang yung pang cover natin, guys. Hindi na tayo kagastos ng mahal. Ayan. Ayan, guys. So, sana natuwa po kayo sa aking mga ginagawang mga diamond painting. At saka, papakita ko pa po sa inyo yung ating mga ibang ginagawang diamond painting sa mga ibang araw naman po. Tatapusin po na natin yung waterfall. Pag natapos na yung waterfall, promise po, mag-tutorial na tayo. Kasi hindi pa po ako makapag-tutorial ngayon dahil busy lang po si Ate Marian sa ating ibang makabuluhang buhay. Ayan. So, gagawin natin si waterfall. Papakita na natin ulit si waterfall. Kasi pinatuyo ko pa siya eh, guys. Dali ah. Pinatuyo ko pa siya eh. Ayan, tatapusin na natin siya. Kung kayang tapusin, guys, ha. Ayan. Basa pa kasi siya, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Basang-basa pa siya, guys. Oh, diba? Ganyan lang po tayo mag-seal. So, patutuyuin lang natin siya, guys. Mga wala pang 1 hour to, guys. Tuyo na to, guys. Ayan. O, diba? Napakaganda ng ating canvas, guys. So, gagawin natin siya ulit. Ayan, guys, ha. Using ko lang yung ating camera. Yan. So, nasaan na ba tayo kanina? So, nandun na tayo sa letter B, di ba? Letter B ba yun? Ah, number 6, letter P pala. Sorry naman. Sorry naman. Ayan. So, kakabit na natin. So, kuha tayo ulit ng ating drill pen. So, gagamit muna tayo ng kulay pink na wax gel. Ayan. May butas na siya. So, dito na natin siya ilalagay. Ayan. Dahan-dahan lang ang pagdikit natin, guys, ha. Basa pa kasi, guys, yung ano, guys, yung sa ibabaw. So, ang pinakamalaki kong gawa is 30 by 40. Wala pa po kung ginagawang mas malaki pa sa canvas na 30 by 40. Yan, gusto ko rin kasi mag-customize ng diamond painting. So, kung sino man po ang nakakaalam na mas murang customize na diamond painting, comment down below. Yan. Para po malaman ko, para makabili naman po ako ng customized na diamond painting. Yan. Comment nyo lang po kung saan po mas mura ang bilihan ng canvas natin. Kasi nakita ko sa iba na nasa nagre-range ng 1,000 plus yung customized. Kasi gusto kong gumawa ng parang free diamond painting ng portrait ng family ko naman.
Diba? Kasi para maganda naman, makita ko rin yung family ko na nagawa ko rin yung diamond painting. Yan. So, pagkatapos na po niyan, balik na lang natin siya dito. So, letter U. Ano letter si U? Ano number si U? 20. Yan. Shake nyo lang siya. Yan. Yung pag-shake, dahan-dahan lang ha. Huwag masyadong alog na alog. Baka magtapo na naman po yung mga diamonds natin. Ayan. So, nabubuo na po natin yung atis. Ayan. Letter U. So, tapos na si letter U. Number 20. So, ano susunod na natin? Letter D. Number 19. Yan. Yan, okay na. Nagkakaroon na ng buhay yung ating canvas. Kumaganda na yung colors niya. May dagdag na naman po tayo sa ating collection. Ayan. So, tapos na po si letter D. Ayan, nakita nyo ba yung ating natapos na dito. Ayan. So, nagpapasalamat po talaga ako sa mga tumatangkilik ng aking channel. Dahil po sa inyo, kung wala po kayo, wala rin po ako dito at hindi rin po ako mamomonetize. Sobrang thank you po sa mga nanonood sa aking mga ginagawa. Every time po na nag-upload ako, ayan. So, tatapusin na natin tong letter S. Nakakatuwa lang po kasi every time nagagawa ka na ng diamond painting mo, naiisip mo, uy, monetize na pala ako. Diba? Huwag nyo po iisipin yung kikitain nyo kay Whitey, guys. Isipin nyo lang po na yung ginagawa nyo pong pagdi-DIY or pagbablogging is nai-enjoy pa po na ano, nakakapanood sa inyo. Yan. Kasi ang dami na rin po ngayon nagbablog. So, akala nila once na na-monetize, kikita po agad kay Whitey. So, kailangan pa po natin ng mahabang-mahabang tiyagaan at panahon para talagang kumita tayo kay Whitey. So, upload lang tayo ng upload, guys, sa YouTube channel natin. Tayo po ay marami din viewers. Ayan. And then, lagi lang po tayo magpe-pray kasi yan po ang pinaka-powerful na ating sandata para tayo ay maging successful sa life.
Yan. So, yung ibang colors po kasi talagang dark, dark na ano po siya kulay. So, kung mahirapan po kayong magdikit, pwede nyo pong tapatan ng kahit flashlight para mas mabilis po kayo makapagdikit sa canvas nyo. Yan. Konti na lang po ito, guys. So, kung may mga anak po kayo kung gusto mag-diamond painting, patry nyo rin po kasi para iwas din sila sa gadget, para hindi rin po masyado silang attached sa mga gamings. Kasi nakaka-relax din po ito ng mind ng bata. Yan, hindi lang po ito pang matanda, pang bata din po siya. Ayan. So, tapos na yung ating number 17, si letter K. So, guys, so, itutuloy ko na lang po itong ating paggawa ng ating canvas. So, ito, hindi pa siya tuyo. Ayan, medyo basa pa siya. Basang-basa pa talaga siya, guys. Kasi, ano pa siya, guys? Madikit kasi si Elmer's, guys. Teka lang, guys. Dumikit siya sa aking yan. So, papakita ko lang po sa inyo yung ating natapos sa taas. Yan. So, ito na yung natapos natin, guys. So, ito na yung ulo ng girl. Yan. So, para makita nyo rin siya. O, diba? Malapit na siyang matapos. Konting tiyagaan na, guys. Yan. So, guys, maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking channel. Please like, share, and subscribe, and ring the notification bell para updated ka kay Marian'S Diamond Painting Channel. Thank you po dahil monetize na ako. Thank you.